So, eto na yung late natin na binili. Thank you pala sa mga subscriber natin sa YouTube. Ayan. At saka sa AdSense, Google AdSense, kasi nakuha natin ito dahil sa ano, sahod natin sa YouTube. So, ito na yung unit. Ito na yung late machine natin. Yung brand is Desmac. Ayan. Duck. Ah. Ano daw? So, yung model ng late natin is the 1030. Ito yung model niya ng late natin. Medyo mahaba siya. At saka ito, may left thread at saka right. Yung ABC. Siguro, i-check natin kung ano yung function nito. Ito naman sa threading at saka sa power feed. Alimbawa, gusto mo mag-threading, lipat mo dito sa kabila. Kung hindi siya papasok, medyo lalayan mo lang. Ito yung speed control natin. Diyan natin ipipitin lang natin kung anong speed yung gusto natin. So, ito na yung Desmac. Thank you pala sa kay Sir Gerald Solano. Siya yung kausap ko sa Messenger. Ano masabi mo? Ang ganda. Ang ganda. At saka kay Sir Mendel Mendez, yung may-ari ng Desmac. Ito yung meaning ng ano nila. Mendez kasi iso ito. Des, yung last three letter ng family name niya. At saka Mac Machine. Des Machine. Desmac kung ano, kung tawagin. So yung chuck niya is 3JO self-centering chuck, nasa 5 inches siguro yung laki nito. Itong tailstock, wala siyang kasamang ano, wala siyang kasamang para sa thread. Ay hindi. Chuck para sa drill bit. So ito ay may power feed at saka may sa cross slide niya mayroon din. Naka power feed din ng yung cross slide. Ayan. May kasama siyang ano, may free tayong ano, drill bit. Drill bit. Ayan. Thank you sa Desmac. Sa drill bit. At saka yung vice, may kasamang vice. May visitors tayo. Ayan. Tapos ito sa kabila, yung ano niya. Open mo na 'to. Okay. Ah, naka seal pa bala yung ano, yung box? Dapat naka seal yan. Ha? Para safety. Sige. O, toolbox? Anong laman yan? Tunayin muna natin yung... Ito yung mga guide para sa tapping and threading. Ito may handbook tayo para sa tools and rules for precision measuring. Para may babasahin tayo kung paano mag-measure ng precise na pag-measure. So, yung laman nito is mga spare na gear para sa threading. Open mo nga doon, kumpleto itong yung ano. Ayan, may... Ito, para sa
key para sa tool post natin. Ayan. Para yung dito. Tool post. Sige, labas natin. Oiler. Pang-oil. Ito. Hindi, isa-isahin ko lang muna para ano. Marami siyang free. Ito naman, yung para sa outside diameter na ano. Na Joe. Ito, tatlo ito. Dapat tatlo ito. Isa pa. Tanggalin mo yung oiler na yan. Kasi nakarang. Ayan. May laman pang oil. So, Desmac. Sa mga gustong umorder nito, kontakin lang si Desmac. Meron silang page sa, ano, sa Facebook. Ito, Alin Key. Ito, Chuck Key. Para yan dito. Ayan. So, parang masikip pa. Ayan. So, minsan tinatanggal ko na yung spring kasi mahirapan tayong ipasok ito pag may spring. Ayan. Ayos. So, dito, ano pa yung mga kasama sa... Ito, may screwdriver. Ito, may mga combination. May spanner. Spanner para ito sa ano? Sa chuck niya siguro. Sa likod. Para pwede mong matanggal yung chuck. Spanner ito. Ito, yung mga... Ito yung mga handle para sa ating lathe. Ito. Ano ito? Buksan mo nga. Pabukas, please. Ito naman ay... Oh! Ah, live center. Pero wala siyang ano. Wala siyang... hindi siya bearing type. Pabukas nga dong. Ito yung review natin sa D1030 na ano nila na model. Ito yung medyo may malaki siya, malaki siya. Ito dito yan pinapasok. Live center. Ayan. Ito ay sa hindi ko alam kung saan ito. Pero hanapin ko lang mamaya. Kasi mayroon tayo ditong dito pala. Ay hindi. Hanap ko lang mamaya kung saan siya ano, ilalagay. Pero ito, yung mahaba. Dito yan. Pasok mo nga dong. Ay hindi, dito pala yan. Ay hindi, yung ano, yung bolt. Paabot mo sa akin yung bolt. Pinapasok yan dito sa loob. Ayan. Ito. Kasi hindi naman niya papasok pag hindi sa kanya. Hanap ka ng flat screw dong. Ayan, dito siya. Tama lang. Oh. Solid yung ano niya, yung built ng machine. Ito may tundong ang ano, ng flat. Subukan natin ito kung gumagana. Tsaka yung ano, hanap ka ng adapter para sa socket natin. Ito yung chuck. Siguro pwede pa itong i-upgrade sa malaking chuck. Pero sa ngayon, ito lang muna yung gagamitin natin. Ito yung spindle bore niya is 28mm. Pasok dito yung mga silencer natin. So dito mamaya, che-check natin yung ano, yung combination ng gear. Kung anong combination yung nakalagay ngayon. Hanap muna tayo ng adapter para masubukan natin yung meron tayo doon sa kabila siguro. Adapter. Dito sa gagawa tayo ng barrel dito. Ito yung gagamitin ko. Ayan. Smooth ng ano niya.
So, bagong-bago talaga. Kita niyo naman yung bed. Ayan, makinis. Naka-lubricant pa yung bed. Ano daw? Hindi, separate yung caliper. Kung gusto mo mag-order ng caliper, may maganda silang caliper na pwedeng basain, waterproof. Yung gagawin mo lang siguro, ilagyan mo siya dong ng ano dong, tukod dong, doon sa paa niya. Medyo maluwag yung ano, yung... So, mas mahaba ito kasi, yan o, abot siya siguro ng mga 1 meter yung bed. So, sa mga gustong umorder nito, kontakin niyo yung Desmac na page sa Facebook. Maganda kasi ito yung ano, kasi yung Desmac, may support sila sa mga customer nila in case na merong sira dito. Meron tayong spare na ano, na makukunan sa kanila. At saka, ito, yung maganda sa kanya. Oh. Pwede ka mag-mount dito ng ibang attachment dito. Ito yung hanap ko dito kasi pwede mo matanggal yung tool post. Papalitan mo ito ng kung ano yung gusto mong ilagay dito. So, nahigpitan na itong yung dalawa daw. Ayan. So, ang ganda oh. Smooth siya. Tsaka yung backlash, konti lang. Maliit lang. Ito, mas smooth oh. Ayan. So, i-upgrade natin ito. Palitan natin yung tool post. Meron tayong mabibiling tool post sa kanila din. Mga accessories ng lathe machine. Kontakin lang yung Desmac. So dito, nakasaksak na daw. Ayan. Saksak na. Okay, saksak mo na. Sandali, off natin muna. Ayan, ito yung off niya. Forward at saka reverse. Eto. Pero wag mo munang ano ah. Ayan. So, pwede nating subukan kung umaandar. Sige. Yung position ng ano natin, ng... Lagay natin muna sa power feed. Ah, hindi. Threading pala ito yung sa kabila. Ito yung power feed. Ayan. Medyo matigas pa siya kasi kailangan alalayan ng ano. Try natin ikutin. Hawak mo nga doon. Medyo matigas pa siya eh. Ayan. Pumapasok din. Ito is power feed. Ito naman sa kabila is threading. Ayan, alalay lang sa ano? Alalay lang sa chuck kasi bago pa. Ito naman is direction ng ano, ng feed niya. Papuntang kanan or papuntang kaliwa? Ito papuntang kaliwa. So, ano, nakasaksak na? Okay na, pwede na. Sige. Hindi pala under kasi naka-open yung ano, yung safety na cover. So ito, hindi pa rin. Sandali, hindi natin alam to ah. Sandali. Paano ba to? Kailangan ba lang muna to? Layawan? Hindi ah. Ayan, lumalagatik yung ano, yung seat. So hindi ko alam kung paano panda rin. Walang power. Opo muna. So, ito na. Nakasaksak na. Yung problema lang pala kanina, ano. Yung adapter na. Adapter namin. So, ito. On natin. Ayan. Umaandar. At saka, hanap tayo ng position kung ano yung rotation na gusto natin. Ito, lagay natin sa forward. F ba ito yung sabila? Ayan, forward. Ito. O, ayan. Umaandar na. Wow, smooth. Smooth siya. So, yung ano niya. Problema, wala tayong ilaw, no? Walang ilaw dito. Subukan natin kung mag-off ito pag tinanggal yung ano. Ayan, automatic off siya. So, magre-reset siya. Kailangan mong pindutin yung on, power on.
At saka under na siya kasi naka ano na eh. Naka-cover na siya eh. So, subukan natin palakasan. Ayan. Ayos. Ito yung sa power feed niya. Ito naman sa treading sa taas. Ayan, gumagana sila. Yung gagawin natin, i-engage natin yung power feed. So, yung position, hindi ko alam kung saan. Sandali. Position ko muna, ayan. Cross feed. Ito, sa taas siguro yung ano. Pag engage mo sa taas, kailangan mo lang alalayan ng ano. Hawak. Sige, hawak mo na. So, ito na. Nakita na namin yung power feed niya. Ano kasi, inuuna namin yung testing kaysa sa basa ng manual. So, ito, medyo kabisado ko na yung settings. So, hanap ko kanina yung ano, yung power feed papunta dito or pa left side or pa right side. So, ito yung position. Ayan, kung gusto mo left side or right side. Yung purpose naman ng right side, pag gusto mong ano, gusto mong mag-thread ng left thread. Oh, pa left. Kasi yung bawas papunta doon. Hindi papunta doon sa kaliwa. So ito yung ginagamit. Ito naman yung speed ng ating power feed. So kung gusto mo medyo pino, lagay natin sa A. Kung medyo mabilisan, sa B or sa C. So kanina hindi ko makita yung power feed niya kasi nakaset siya sa may cross feed na automatic. So ito subukan natin ngayon. Forward lang, pandarin natin. So yung position ng ating ano, ng ating feeding is papunta dito sa left side. So ito kanina hindi ko makita, ito ngayon nakita ko na. So mag-engage ka dito, i-up mo lang ito. Ayan. So yung position niya is left side. Ayan. Pag mag-disengage ka dito lang. Yung kanina, yung nahirapan kami kasi nakaset siya dito. Kailangan mo palang itulak ito. At sa pag-ganyan. Oh, patras din yung ano niya. Yung rotation niya. So kung gusto mo yan i-forward, ilipat natin yung position dito sa kabila. Kasi sa thread, yung direction niya may arrow papunta dito sa kaliwa. So ito pa counterclockwise. So before natin i-set yan, kailangan i-off natin yung switch. Set natin dito sa forward na papuntang make sure lang na pumapasok yung gear. Ayan. So yung speed natin is A pa rin. Pero yung takbo ng ating feeding papunta dito. Kanina pa atras eh. So ngayon try natin. So ito cross feed muna. So clockwise na yung rotation. Pag gusto mong mag-feeding dito sa papuntang chuck, eto tulak mo lang ito. Tsaka ito sa ilalim. Ayan. So maganda ito kasi mas mabilis ang gamitin. Hindi mo na kailangan ni manual kung mag-turning ka. So yun lang. Yung purpose naman ng isa, threading ito. Pag nilipat natin sa threading, yung iikot naman yung lead screw dito sa taas. Ayan ito. So before mo yan ilipat, i-off muna. I-off muna. Tsaka ilipat natin dito sa threading. Ito yung sign ng threading, oh. Medyo may katigasan kasi medyo bago pa. Ayan, pumasok na siya. So sa threading, subukan natin. Forward. Hinahan ko lang. Ito yung half na yung lead screw umiikot na. Ayan. So subukan natin ng engage. Oh. Paano kaya ito? Ah, hindi, naka-position tayo sa ano eh. Naka-position tayo sa dito kanina. So, kailangan
So sa threading, kailangan natin i-neutral ito, yung power feed natin. Yung neutral naman position ay dito sa gitna. Kaya pa pwede natin i-engage yung half nut. Ito, pandarin natin ulit. Tsaka ito, threading ito. Yan, medyo mabilis siya kasi hindi ko alam kung anong setting ng threading ngayon. Aalamin ko pa mamaya. Pero para sa akin okay na ito. Ayan, disengage. Ayan, threading. So, yung request ko sana kay Sir Gerald, kung meron silang available na thread dial para mas mabilis sa threading. Pero so far, okay na ito. Ayan. Mahaba yung lead natin. So, next ko naman ititesting mamaya yung runout niya, kung okay yung runout. Pasubok ko kay Abilino yung ano, yung late natin. Ito maganda oh. Pag ino-open mo ito, off yan. So, kailangan mo mag-reset. Dito. On. So, lagay natin sa ano, sa turning, mag-power feed tayo. Ayan. Medyo matigas pa. Kasi, bago. So, yung speed is A. Lagyan mo dong ng ano dong, ng, ah, wala pa tayong tools. Hindi pa pala natin matesting, wala pa tayong tools dito. So, hanap lang ako, saan na yung mga luma natin, yung maliit? Maliit na mga tool holder sa gamit natin sa maliit na lid. Sige, kunin mo dong, dali dong. So, eto na, okay na Sir Mindel Mendez. Yung desmak natin. Ang ganda. So, thank you so much kasi dumating na maayos yung order ko. At saka para magamit na rin natin. Excited na kami. So, thank you so much, sir. At saka kay Sir Gerald Solano, technician nila. So, maglalagay kami mang ano ng tools para ano, cutting tool natin para magamit natin. O yan, kunin mo lang muna yung ano, yung ganito. So, hanggang dito na lang yung video natin. Ang ganda ng ano. Oh, yan yung actual size niya. Malaki oh. Thank you so much, Desmak. Thank you so much. Maraming salamat. O ano? Salamat. O, makapag-practice ka na. Yan. Ikaw? Naka-uniform kayong dalawa. So, desmak lang yung malakas. Ito, magagamit na natin ulit. May partner na yung malaki natin. So, hanggang dito na lang yung video natin. Bye! Paalam! Paalam! Bye!